Mayroong isang kasiyahan ang nagaganap sa Seoul, South Korea, kung saan maraming mga kabataan ang nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang Halloween. Walang nag-akala na ang kasiyahan na ito ay mauuwi pala sa isang napakalagim na trahedya. Bakit nga ba nagkaroon ng stampede ang dapat sana'y masayang gabi sa Itaewon Halloween na naging Itaewon Tragedy? Alamin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Kian Nation, i-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Kian Thoughts. Gabi ng October 29, 2022. Masaya ang mga tao sa sikat na Itaewon-dong na matatagpuan sa Seoul, South Korea. Sikat ito lalo na sa mga kabataang Koreano dahil nandito ang karamihan sa mga bars, restaurant at mga nightlife. Dito ay mayroon silang isang Halloween celebration kung saan karamihan nga sa mga umatend ay mga kabataan. Ang Halloween ay isang bagong tradisyon lamang para sa mga Koreano at bago pa nga lang ito ina-adapt ng South Korea dahil na rin sa dami ng mga Koreans na nai-impluensya na ng iba't ibang bansa. Excited ang karamihan lalo na sa mga kabataan sapagkat ito ang kauna-unang Halloween event na gagawin nila mula nang maalis ang mga restrictions at social distancing sa Seoul nang dahil sa pandemic. Suot ang kanilang ipinagmamalaking mga Halloween costume, talaga namang sobrang dami na mga nagsidalo. Ayon nga sa report ay halos 10 beses ang dami ng tao kesa sa kanilang inaasahan. Tinatayang aabot nga sa mahigit sa 100,000 katao ang umatend sa Halloween event na ito. Habang lumalalim ang gabi, marami na ang nakapansin na tila ba balisa ang ilang mga umatend dito. Dahil nga sa sobrang siksikan na sa paligid. Hindi na rin sila komportable at hindi na sila nag-i-enjoy pa sa mga nangyayari. Bandang alas 10:20 ng gabi, dito na nga naganap ang hindi inaasahan. Nagkagulo na ng tuluyan ang mga tao. Marami na ang naipit, marami ang nagtulakan, marami ang naapakan at may mga namatay na nga dahil sa biglaang pagdumog at pagdagsa ng mga tao. Ayon sa huling naitalang datos, aabot sa mahigit sa 153 katao ang namatay dahil sa malagim na insidenteng ito. Sa kalagitnaan nga ng pagsasayang ito ay hindi inaasahang magkakaroon ng isang stampede. Karamihan sa mga ito ay mga teenager at mga young adults na mga babae at ang nais lamang sana nila ay maging masaya para sa gabing ito. Nakikita ng mga eksperto na cardiac arrest ang isa sa mga main cause of death ng karamihan sa nabiktima. Marami sa mga witness ang nagsasabi na nagkaroon na ng kaguluhan bago pa nga maganap ang stampede. Hindi naman inaasahan ng mga opisyal ng kapulisan na magkakaganito ang naturang Halloween event. Lumabas pa nga ang iba't ibang video footage kung saan ipinapakita ang actual na pagkakagulo at nagkaroon na nga ng tulakan, sakitan at ito na nga ang trahedya sa Itaewon. Sinabi ng ilang opisyal na tuloy-tuloy ang daloy ng napakaraming tao kahit punong-puno na ang masikip na eskinita na malapit sa Hamilton Hotel. Sa pagdagsa ng mga tao dito, marami sa kanila ang tuluyang naipit na sugatan at ang iba nga ay hindi na nakahinga hanggang sa tuluyan ng namatay. Sinisisi naman ng ilang mga survivors ang ilang may-ari ng bars. Sinasabi na may insidente kung saan ayaw di umanong padaanin ng mga may-ari ng bars ang mga tao upang makalis ito sa mga overcrowded alley. May ilan pa nga daw kasing sumubok tumakas sa kaguluhan at pumasok sila sa mga tindahan pero ipinagtabuyan at ipinagtulakan daw ang mga ito pabalik sa kalsada. Sa ngayon, pinatayang
33 katao ang nasugatan, samantalang 355 naman ang mga nawawala. Pero ngayon ay may mga nagre-report naman sa kapulisan na namataan nila ang mga nawawalang taong ito. Matapos ang malagim na insidente, kaagad naman nag-anunsyo ang presidente ng South Korea na si President Yoon Suk-yeol ng national mourning period sa buong bansa at ini-order ang pagbababa ng kanilang mga watawat bilang pakikidalamhati ng bansa para sa mga biktima ng stampede. Ang insidenteng ito ay isa sa pinakamalagim na trahedya na naganap sa South Korea since noong maganap ang paglubog ng MV Sewol Ferry noong April 2014 kung saan 304 na katao ang nasawi. Karamihan sa mga ito ay mga high school students. Ang malagim na pangyayaring ito ay siguradong tatatak hindi lamang sa mga Koreano kundi maging sa buong mundo. Sa ngayon nga na mainit ang pagtanggap at pagtangkilik ng maraming Pilipino sa mga produkto at palabas mula sa Korea, ang bansa natin ay isa sa mga nakikidalamhati sa malagim na pangyayaring ito. Ilang mga kilalang tao rin mula sa iba't ibang panig ng mundo katulad ni US President Joe Biden at mga Hollywood stars ang nagpaabot ng kani-kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Before we end this video, shoutout muna sa mga sumusunod. Shoutout kina Ram Harley Kuchiko, Mark Elvis Estacio ng San Fernando City, Pampanga, Jun Baula, Crazy Zian, at sa marami nating silent viewers at mga supporters. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta, Kien Nation.